Kaway-kaway dyan sa mga nasa Pilipinas dyan. Kumustahin nyo naman po kami. Naka-lockdown kami ngayon dito sa Padova, dito sa Italy. Yung Prime Minister po kasi dito sa Italy, nagpa-press conference and sinabi niya na we are facing an emergency tungkol nga dun sa virus. So, yung 11 provinces dito sa North Italy ay naka-lockdown po hanggang April 3. And yung mga, and kasama po kami doon sa lugar na yun. So, bawal kami lumabas at bawal pumasok. Yung mga school, university, elementary, high school ay sarado din po. And yung mga ibang restaurant. Yung mga supermarket naman ay yung ibang mga supermarket naman po ay sarado kapag weekends. Hanggang April 3 din po yun. Yung lugar namin, dito sa Padova ay naging mainit sa balita kasi nga dito po yung kauna-unahang namatay na Italiano and then hanggang sa kumalat na ng kumalat. So, ayun, kumusta naman kaming mga Pinoy dito sa Italy? Dito sa lugar namin. Okay naman po kami. Medyo nababahala kasi syempre yung iba na pagkakamalang Chinese. So, may mga Pilipino po na napagkakamalang Chinese at nabubugbog sila and syempre yung discrimination na nga ng mga Italianong medyo, hindi pala medyo, makikitid ang utak. So, dun kami kinakabahan kesa dun sa virus. And, kalmado lang, mga best. Kalmado lang po kami and iwas panic ko. Sumusunod lang kami sa mga patakaran ng otoridad dito sa lugar namin. Sa karagdagang proteksyon at kaligtasan namin dito, sumusunod lang kami sa mga patakaran ng mga kinaukulan para, ayun. Sa mga, ang mga napansin namin kasi dito, yung ibang mga tao, nagpa-panic buying na rin sa mga supermarket. Medyo nagkakaubusan na po. Medyo po ha, medyo. Hindi lahat. Yung mga nakikita nyo sa social media na iwasan nyo po yung mga fake news, syempre, suriin mabuti kung tama ba yon. Kasi syempre, pag shinare natin yun, kakalat ng kakalat yon at yung ibang tao magpapanik. So, kalma lang po. Magagawa lang po natin ay sumunod sa mga kinauhulan kasi sila yung mas nakakaalam. And mas maganda kung stay na lang kami dito sa bahay. Kung maaari, kung hindi naman kailangan lumabas, wag muna. Para maiwasan din yung virus. And syempre, panatilihing maging malinis ang kamay, laging maghugas. Kung maaari, meron tayong dalang alcohol or hand sanitizer. So, alam naman, yung mga nanditong mga Pilipino, alam naman na yun, mas malinis tayong mga Pilipino, mas pagdating sa kalinisan, Pilipino yata ang number one dito sa Italy. So, ayun, iniisip namin na maging kalma at alerto lang sa lahat ng bagay and magdasal kasi matatapos din lahat ng to and sana maging okay na lahat at wag nang kumalat yung virus and ipagdasal na lang natin lahat ng to ay magiging maayos din